sa mundong pinalilibutan ng kasamaan, kung saan ang mga sikreto ay nakalibing sa kalupaan. Ang kwento ng paghihiganti at pagtataksil ay mag-aapoy. Mula sa kaibuturan ng kawalan ng pag-asa, ang kwento ng isang tao ay mauungkat. Ang mga mababahong lihim sa sistemang nabahiran ng anomalya ay malalantad. Sa likod ng mga maskara ng kainosentehan, ang paghiganti ay nahuhulma. Dala ng pagkauhaw sa hustisya, ang kanyang mga yapak ay mag-iiwan ng alingaw-ngaw sa gabi. Binansag ang multo ng rebolusyon. Ang kanyang mga salita ay ang alab ng apoy ng pagbabago. Ang kanyang mga aksyon ay kinatatakutan ng mga may masasamang budhi. Ngunit ang mga pwersa na nagdanais na patahimikin siya ay walang humpay. Ang mga sapot ng paglilinlang ay unti-unting nauunat. Ang nagbabantang tutugisin ang mga magtatangkang baguhin ang sistemang nabuo patagal na panahon na. Sa paghigpit ng lubid, mga alyansa ay masusubok. Ang mga lihim na nalibing ay unti-unting babangon. Katapatan ay mababalik. At ang mga linyang pumapagitna sa mga bayanit kontrapida ay lalabo. Mananaig ba ang katarungan o mananaig ang kadiliman? Ngunit isa lamang ang sigurado. Ang sigaw ng El Filibusterismo ay aalingaw-ngaw sa tala ng kasaysayan. Handa para sa kwentong hindi pa nababanggit, kung saan ang rebolusyon ay nakakatugon sa malagim. El Filibusterismo. Pasok! Senyor Simoun, ako yung naging masamang anak at kapatid. Hindi ko binigyang pansin ang pagkamatay ng aming ina at ang paghirap ng aking kapatid. Ngayon, dahil sa aking mga aksyon, pinarusahan ako ng Diyos. Nagkaroon ng malaking problema sa bayan at may mga taong nagtangkang gumawa ng masama. Kahit na wala akong ginawang masama, nagka-problema ako at nakulong. Ngunit, tinulungan mo akong makaalis ngayon at gusto kong tumulong na protektahan ang bayan. Ginagawa ko ang tama dahil sinusubukan kong tulungan ang mga taong hindi patas ang kontrato. Ninoon ako ni Basilio nung mas manuwa nito. Para saan naman pang lang parang yan? Hintayin mo. Dinamita? Oo. Ngunit hindi ito basta-basta ang dinamita. Ito ang mga kasuyang naimbak sa mga kagawang walang katwiran. Ngayong gabi, makakarinig ng pagsabog ang Pilipinas. At mapaparuhan ang mga may sala. Mamayang gabi ay magkakaroon ng pista at ilalagay ito sa gitna ng handaan. Ito ay magniningning, ngunit pansamantala lang. Pagkatapos ng 20 minuto, mawawala ang ilaw nito. Kapag inayos ang mitsa, sasabog ang bomba. Kung gayoy, hindi niyo na pala kailangan. Iba ang iyong gagawin. Pagkaroon ng pagsabog, lalabas ng mga taong kinasundo ko. Ikaw ang mamumuno sa iba. Dali mo sila sa bahay ni Quiroga dahil nandun ang masandata. Mamamatay lahat ang mga malihina! Lahat? Bakit ang mga walang laban? Oo! Lahat! Kailangan magsimula muli. Mula sa mga dugong dadanap ay sisibulang bagong lahi.
isang bagong lipunan na hindi papapil. At ano na sasabihin ng mundo sa gagawin natin ito? Buburin tayo ng daigdig! Hintayin niyo ako sa patakas simbahan ng San Agustin. Mga alas 10 ng gabi. Kung gayoy, magkita na lamang tayo mamaya. Ikawalo na ng gabi at naglalakad ng mag-isa si Basilio. Dalawang oras na lamang ay sasabog na ang lampara ni Simoun. Naalala ni Basilio ang sinabi ni Simoun, nadadanak ang dugo at marami ang mamamatay. Naghihinala si Basilio at dahil narito ang bahay ni Kapitan Tiago, naalala rin niyang sa mismong bahay na ito gaganapin ang selebrasyon ng kasalang Juanito at Paulita. Kinalulungkot ko si Isagani. Dapat siya ang nasa kalagayan ni Juanito kung hindi siya nakulong. Ikapito ng gabi nang nagsimulang dumating ang mga bisita. Maya-maya, yung mga bisita na may matataas na tungkulin ay nagdatingan. Nakakaawa naman sila. Hindi nila alam muling gabi na nila sa lupa. Kung bigyan ko kaya sila ng babala, ano naman sa akin kung mamatay sila? Bala na mamatay ang mabuti kasama ng masama. Hindi ako traidor. Ang laki ng tiwala na binigay ni Senyor Simoun sa akin. Napakalaki ang utang na loob ko sa kanya. Tinulungan niya din ako na ilibing ang aking ina. Nagpakabuti naman ako ah. Iniis ko ang lahat ng paghihirap. Hindi din ako ng gulo. Tapos, ito na makukuha ko? Bahala na sila mamatay. Labis na aking pagtitiis. Narito ang aking regalo para sa inyo. Napakagandang lampara. Maraming salamat, Ginoong Simoun. Pwede na ba namin itong gamitin? Oo naman. Bakit naman hindi? Ligay niyo dyan sa kainan. Nagpapaswakan pa din ang mga bisita. Ngunit ang konsensya ni Basilio ay hindi niya mapatahimik. Andun pa din ang kanyang kabutihan, kaya ginusto niya na pumasok sa loob para bigyan ng babala ang mga inosente. Hindi! Hindi dapat mapamak ang mga inosente! Papasokan ninyo ako! Hindi ka pwede pumasok! Tignan mo itsura mo! Papasokan ninyo ako! Makiusap! Ayanin niyo ako pumasok! Sabi nga hindi eh! Makalipas ng ilang minuto, nakita ni Basilio si Simoun na bumaba at sumakay sa kalesa. Tayo na sa eskolta! Bilis! Alangan, ililigtas ni Simoun ang kanyang sarili. Ay! Kailangan ko na din umalis! Habang paalis na si Basilio, nakita niya si Isagani. Isagani! Halika na! Lumayan na tayo dito! Isagani! Pakiusap! Kailangan natin umalis! Bakit ba tayo aalis? Bukas sa iba na si Paulita. Nais ko siyang makita. Nais mo bang mamatay? Ha? Baka hindi kayo Isagani. Sasabog na ang bahay na yan. Pati na rin ang mga kapitbahay nila ay madadamay din. Kaya umalis na tayo. Sasabog? Oo nga, kita mo yung maliwanag na lampara. May lamang yung pulbura. Mamaya, ihina ang ilaw na yun. Maaaring na yan, sumabog anumang oras ngayon. Kaya tara na! Ayoko. Hindi ako aalis. Gusto kong pagmasdan ng aking mahal. Bukas, ay iba na siya. Isagani! Kailangan na talaga natin umalis! Kaawaan ka sana ng Diyos. Umalis na si Basilio upang maligtas niya ang kanyang sarili. Tuluyang pinagmamasdan ni Isagani si Paulita. Pinag-isipan niya ang sinabi ni Basilio. Kinalimutan niya ang selos niya at nag-isip siya ng paraan para mailigtas niya si Paulita. Sa loob ng bahay ay nagkakainan na ang mga bisita. Ano ito? Manetasel Pares? Juan Cristostomo Ibarra? Si
Sino itong Juan Crisostomo Ibarra? Malamang, ito ay isa lamang biro. Oo, masamang biro. Isang pagbabanta mula kay Crisostomo Ibarra na napakatagal na panahon nang namatay. Sulat kami nga ito ni Ibarra! Ipagpatuloy natin ang kasiyahan. Walang dapat ikatakot. Hindi kaya ang ibig sabihin ng sulat ay papatayin na tayong lahat dito ngayong gabi? Padre Irene, mukhang namatay na ang ilaw ng lampara. Pakitaas ang mitsa nito upang magliwanag muli. Sige, saglit naman. Umalis tungo sa ilawan si Padre Irene. Bago pa siya makarating doon, may isang aninong nakapasok at itinulak ang bawat madaan ng bisita. Biglang kinuha ang lampara at itinapon ito sa ilog. Nagdilim ang buong bahay. Hoy! May nagnakaw ng lampara! Patayin ang magnanakaw! Bilis! Kunin ang revolver! Tumakbo ng mabilis ang magnanakaw na may tunog na pagtalon sa ilog. Makalipas ang ilang sandali, isang nakabibigla na pagsabog ang maririnig. Kailangan ko na mo eh, para magsimulang magtsalat tungkol sa nangyari. Ang general ang siyang bayani sa insidente. Aha! Si Padirin! Nagpapangitan ng lakas! Lakas! Lakas at katapangan nito sa paghahabol sa magnanakaw. Si Padre Salvi na lang ang kulang. Sa wakas, tapos na ako magsulat. Kailangan ko nang ipadala ito ngayon. Nang matapos si Banzaib sa pagsusulat ng balita, ay agad niyang ipinadala ito sa patnugot ng pahayagan. Ginoo, ang paksa ng balita na inyong isinulat ay pinagbabawal po ng general. Ha? Ipinagbabawal? Kung mababasa at malalaman ang mga taong bayan, ang mga nangyari sa general at Prile, ito ay isang kahiyan sa ating inang bayan. Ano ito? 2,000 piso? Ang ninakaw ng mga tulisan sa mga Prile? At isang Prileng nasugatan? At ang mga kautosan nito, nasugatan din? Gumamit sila ng upuan para ipagtago ng sarili sa mga tulisan? Subalit nung pumunta siya sa Pasig, nang nakita niya doon ang sugatang si Padre Camora. Ah! 3 tulisan lang nagnakaw ng 50 piso! 3 tulisan lang? Nakaitak ang nagnakaw ng 50 piso? Oo! Tumahimik ka! Hindi mo alam ang sinasabi mo. Paano hindi ko alam? Punalis! Huwag kang magintanga siguro. Mas marami dapat ang mga magnanakaw. Walang kwenta! Bitawan mo ako! May binigay na utos sa amin na kayo raw ay inanyayang sumama sa pangkat ni Namatang Lawi upang sumalakay sa kumbento at mga bahay ng mayayaman. Pinagunahan siya ng isang kastila na mataas, kayo banggi, puti ang buhok, at ang pagsabi kumikilo sa utos ng Kapitan General ng kaibigan niyang matalik. Ang hudyat daw ay isang malakas na putok. Subalit, walang putok nangyari. Nasaan ang putok? Manarinig ka ba? Wala! Baka niloloko lang tayo. Tara, udal lang tayo! Nakala ng mga tulisan na sila ay nilinlang. Nagsiurong ang ilan. Hindi, huwag tayo umuwi. Bumalik tayo sa bundok. Balak nilang maghigante sa Kastila na makalawa nang lumoko sa kanila. Ang 3 tulisan ay nagpasyang manloob. Si Simoun ba ang ating pinuno? Paiba ang paglalarawan na binanggit sa kanya sa atin. Sa bagay! Hoy, halika! Walang tao sa bahay. Ano to? Ang daming bangal at pulbura! Pagkatapos narinig ang balita, mabilis na kumalat ang balita ukol sa mag-aalahas. Marami ang di makapaniwala. Naging buhok ang bibig si Matang Lawin bilang tagasik ng kasamaan. Sinasalakay niya ang mga lalawigang sunod-sunuran sa mga may makapangyarihan. Inaagaw niya ang mga sandata ng mga gwardiya sibil na nang aalipin sa mga walang buwang na mga mamamayan.
Sinusunod niya ang mga kabyawang pag-aari ng mga pamilyang mapang-api sa mga kahabag-habag ng mga mananangin ng tubo sa Batangan. Kinakalaban ni Matanglawin ang kandian ng pamahalaan, subalit ang karaniwang tao lamang ang nagdurusa rito. Sila kasi ang pinahihirapan at kinukulong ng gobyerno dahil sa pagkatakot ng mamamayan na matay na ang komersyo sa bayan. Ayaw na nilang maglakbay dahil ang laki ng posibilidad na sila'y mapagbintangan at hulihin ng mga gwardiya sibil. Ang mga anak ng... Hoy! Tama na! Hayaan mo nila sila maglakad! Mahawakan naman sa kanya! Duguan na ang tuhod at higa-higa na siya! Sakit! 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 Ha? Ano naman pakialam mo? Mahawakan naman sa kanya! Tao rin sila tulad natin! Parehas naman tayo kayo umanggi ang balak. Parehas naman din tayo ng pinagsimulan. Ngunit bakit ganito na lamang ang aming nagigihaslan sa kamay ninyong malulupit? Manahimik ka! Talagang bago ka pa nga sa trabahong ito. Anong pang ginagawa ninyo sa mga bilanggong mandipaan? Bilang berdugo, kailangan natin dapat sila ay ilatigo, patayin, at maglibing sa sino mang nag-aalsa sa pamahalaang ating sinumpaan. Oo, tama ka. Sa pamahalaang ating sinumpaan, pero sinumpaan sa ngalan ng katarungan! Tanga ka ba? Filipino ka nga pala. At Filipino nga rin pala ako. Pero, kailangan natin maging malahas din. Ginagawa natin ito para mapuno na sila at mapalitan ng lumaban at tumakas. At pag nagtakbuhan na sila, tapako lang natin to. Isang tabi mo yung awa. May dapat magparusa at may dapat ding parusahan. Kanya-kanyang papel lang ang ating ginagampanan. Mapangalip ang paok na ito. Gapa kayo! Gapa! Sulong! Sulong! Higit ka pang malupit kaysa sa mga Espanyol! Hinto! Humanda kayo sa labanan! Naisahan tayo! Nasa itas pa ang mga kalaban! Pagbarilin ang sino mang tatakbo! Barilin ang mga bilanggo! Upo! 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 Gagawin ko ang alam ang gusto ninyo. Pakiusap ko! Paupo kayo sa amin! Ano ba, Carolino? Ngayon mo ipakita ang pagiging asintado mo! Barilin ninyo! Hindi muna nagpaputok si Carolino dahil tila ay may naalala siya sa itsura ng taong nasa batuhan at naliliwanagan ng araw. Carolino, ang ginagawa mo? Bobo ka ba? Gusto mo ba tayong mamatay? Barilin mo sila kung hindi pagagapos kita sa ibang gwardiya. Unang gwardiya na umabot sa kaitaasan ay dinatnan ang isang matandang lalaking naghihingalo. Gulat at putlang-putla si Carolino na ang totoong pangalan ay Tano. Nakilala niya ang matanday ang inkong niyang si Tandang Selo. Kahit hindi makapagsalita, na ipahayag ni Tandang Selo sa kanya mga nanlalalim na mata ang mga matinding tula ng pigati at nang mamatay ito ay patuloy na maitinuturo sa likod ng mga bato. Simoun, bakit ka uminom ng lason?
Simoun, maghintay ka. Maghahanap ako ng lunas. Huwag na kayong mag-aksi ng panahon. Mamamatay ako dala ng aking lihim. Wala na ito, Padre. Mawala din ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali. Ano mang oras, ay tatalab na ang lasan sa aking katawan. Diyos ko! Huwag kayong matakot. Nung malalim na ang gabi, nais kong ilahad sa inyo ang aking lihim. Maari mo bang sabihin sa akin kung totoo may Diyos? Kahit saan tayo magtungo, nariyan ang Diyos. Padre, ayoko mamatay na may dalang kasamaan. Ako ay si Crisostomo Ibarra na malaon ng ipinalagay na patay. Noong araw, pagkatapos kong mag-aaral sa Europa, ay umuwi ako rito upang pakasalan ang babaeng iniibig kong si Maria Clara. Ngunit ito'y hindi natupad. Patawarin ka ng Diyos, anak. Alam niyang hindi mo ginusto ang lahat, na ikaw lamang ay nasilaw ng galit at paghihigante. Kagustuhan niya lahat ang nangyari. Hindi nagtagumpay ang iyong mga plano ng dahil sa kanya. Sapagkat alam niyang hindi ito tama, galang natin ang kanyang kapasyahan. Alagay niyo po ba ang Diyos ang nagloob ng lahat nito? Ang makapagsabi ng iniisip ng Diyos. Ngunit kailanman, hindi siya naghangad ng masama para sa atin. Ngayon, bakit hindi niya ako tinulungan? Sapagkat mali ang iyong pamamaraan. Pag-ibig lang ang nakakagawa ng dakila. Bakit ako ang pinarurusahan at hindi ang mga masasamang namamahala na walang dulot kundi kasamaan? Kailangan alugin ang lalagyan para malimuyak ang bango. Maraming salamat, Padre. Ngayon ay payaman ng aking kalooban. Diyos ko po! Malibing ka sana sa kailaliman ng dagat. Ngunit kung kakailanganin ka ng tao para sa isang parangal na hangarin, ipahintulot ng Diyos na matukwasan ka ng sinapupunan ng alon. Pansamantala, diyan ka muna. Hindi makabaluktot ng katwiran, hindi mag-uudyok ng kasakiman,